Pagkatapos ng halos dalawat kalahating dekada, kumusta na nga ba ang mga residente ng Bacolor, Pampanga na naperwisyo ng lahar at pagsabog ng bulkan Pinatubo? Napapatrol, Caroline Bonkin. Sa gitna ng bayan ng Bacolor, nakatayo ang San Guillermo Church, isa sa mga natitirang saksi sa mapait na alaalang iniwan ng pagsabog ng bulkang Pinatubo. June 15, 1991, siyam na oras na nagpaulan ng abo at buhangin ang nag-aalborotong bulkan. Namamasada noon si Ner. Parang umuulan ng buhangin at saka maliliit na bato. Parang matatapos na yata yung mundo. Kanya-kanyang pulasan ang mga residente, habang si Ner naman nanatili sa Bacolor. Sa sumunod na mga buwan, unti-unting dumausdos mula sa bulkan ang lahar, kasamang natabunan ang bahay ni Ner at ang kanilang simbahan. Kalahati lang nitong simbahan ang natira at hanggang ngayon, dito sa kinatatayuan ko, nakabaon ang natitirang parte ng Dambana kasama ng alaala ng sakunang bumago sa buhay ng daan-daang pamilya. Natapos man nalasa ang lahar, naiwang lugmok at hikahos ang kanilang bayan. Paralisado na lahat ang kuha ng Bacolor. Makalipas ang ilang taon, ang buhanging minsay naging pasakit. Ngayon, inaasahan at pinagkakakitaan na. Yung lahar naman, ginagawang pangalablak. 24 na taon ang nakalipas. Buong pagmamalaking isinisigaw ng mga taga-Pampanga ang matagumpay nilang pag-ahon sa bangungot na dulot ng bulkang Pinatubo. Caroline Bonkin, ABS-CBN News.